What's up, honeys? Welcome and welcome back to my YouTube channel. It's me, Maren Alikinen. For today's video, pag-usapan natin kung how to earn money on board! So, ayun. Yun nga yung pag-uusapan. Kung paano tayo makakapag-ipon dito sa barko sa loob ng pagtatrabaho mo dito sa loob ng kung ilan ba yung kontrata mo sa loob ng 10 months, sa loob ng 8 months, sa loob ng 4 months, so ganun yun. So, anyway, share ko muna sa baka sasabihin nyo, may lalabas ako na pera ha, wala akong pera. As disclaimer yan, hindi tayo mayaman para nag-ganun tayo, diba? So, wala din mo tayo mayaman na. So, ayan, pag-uusapan na natin at mag-isimula na tayo pag-usapan kung paano mag-ipon ng pera. So, please keep on watching. So, ayun, pag-uusapan muna natin yung mga sa bad side. Example, isa kang waldasera or waldasero ka. So, paano makikip yung money mo kung ikaw ay mahilig ka pag may nakita kang gusto mo o namamahalin, bibilihin mo kasi na waldas ka, may mga gusto ka, hindi ka makakapag-ipon pag ganun. Dapat marunong kang mag-isip or yung utak mo is nasa future. Wow, future. Kung lagi kang nandun, nasa isip mo ay palagi nandun, makakapag-ipon ka. Alam nyo ba, na kung pag nandito ka sa barko, dapat alam mo. Ako, sa experience ko na lang itong sasabihin ko, hindi na ako pasikot-sikot. Mandami kong sinasabi eh. So, ayun. Sa akin ko, paano ako mag-ipon? Una, ginagawa ko, nag-iipon ako. Iniipon ko yung dollar ko. Iniipon ko siya. Kasi every one month, every... Sa isang buwan, every kapasya. So, isang buwan, meron kaming isang beses na mag-sholib kami. Ang sholib namin, palagi nasa Singapore. So, kapag yung dollar ko, kasi para hindi ko siya magastos, hindi ko siya mabili doon, hindi ko siya mabili ng mga pagkain. So, yung ginagawa ko, pumupunta ako agad kung saan yung merong palitan ng pera basta yung ganun, yung papalitan ng pera, tapos pinapalit ko agad ng Philippine money para hindi mo talaga siya magamit. So, ganun yung ginagawa ko palagi. Kaya, hindi naman sabi natin marami tayong ipon, pero ganun yung ginagawa ko lagi, okay? So, ano pa yung ginagawa ko? Ano yung panagtitipid talaga ako kapag hindi ko naman talaga siya kailangan or hindi naman siya aabot ng ano ganito. Yung mga ginagamit ko nga lang na lotion, mga ganito, at napagkakasya ko na to ng 2 buwan, 3 buwan, ganun ako katipid. Wow! Ganun ako katipid. Tapos, minsan nga naaano pa to eh, nauwi ka pa to sa amin eh. Ganun ako katipid, yung maliit na siya. Kasi hindi naman ako maaarte sa katawan ko kahit hindi na ako nagsasabon. Oh my God, basta ligo lang yung usapan kahit hindi ka nagsabon, basta ligo ka, diba? So, ganun. So, hindi rin ako masyado mahilig bilibili. Pero pag may nagugustuhan talaga ako kasi, ano ba nga, nagiging waldasera din ako kung may nagugustuhan ako. Example, gusto ko bumili ng kumain, sapatos, nabibili ko din naman. Pero hindi ko rin naman, syempre, nakakalimutan yung pamilya ko na bigyan na rin, ganun, diba? So, ayun, paano pa nga ba ako nag-iipon? Yun na nga, sinabi ko na sa inyo, yung manggaling-galing, di ba? Tapos kinikip ko na yun, tinatago ko na yun, pag napalitan ko, tapos mauwi ko na yun. So, ayun, alam nyo, honey, share ko lang sa inyo, lahat ng seaman, hindi yan umuwi ng walang pera. Di ba, maniwala ka o hindi, hindi yan umuwi. Hindi ko alam kung meron din sa kanila. Hindi yan umuwi yung seaman natin na walang pera. Kasi sa amin, dito sa barko namin, palaging meron tinatawag na leave pay. Yung leave pay, honey, ang tawag, yung leave pay na yan, yan yung every month, binabawas yun sa salary mo, tapos iniipon nila, basta nagbabawas lang kahit yan, $50, mga ganyan binabawas, o kung ilan salary mo, ganun, binabawas na yan. Para pag umuwi ka, may pera ka pa, di ba? Parang, ganun lang yun. Kaya, ginagawa na yung seaman, maybe walang pera. Hindi ko naman siya unshot. Hindi ko naman sinasabi na lahat. Pero alam ko talaga na ganun. So, ano pa nga kung paano ako mag-ipon? Basta ako, mas inuuna ko yung aking mga needs kesa sa aking mga wants. So, ganun dapat tayo. Tsaka kapag ikaw nag-start ka na mag-ipon, wag mong palaging isipin na, ay, kapag naghulog ka ng pera, kahit piso lang yung naihulog mo na sa isip, marami ka na bibili, may kotse ka na, may bahay ka na, may business. Pero kung masipag ka naman, masipag ka maglagay ng pera or maghulog sa alkansya mo, pwede okay yun. Pero yung pinaka-the best, kapag nakaipon ka ng pera, mas better na ilagay mo siya sa
sa bangko. Para sa akin, sa bangko siya. Huwag mong ilalagay sa mga networking, ha? Kasi napakahirap na kapag nilagay sa networking. Mahirap na, lalo na huwag tayo magpapauto. Kasi karamihan ng mga networking, share ko lang sa inyo, karamihan ng mga nag-networking, mas nag-aano sila, yung ano man tawag dyan. How to call. Yung para bang kung sino pa yung may pera, dun sila nakikipag transact talaga. Yung parang nakikipag siya usap na mga ganun na, uy, dito ko sa amin kasi hindi kami pera, magkakaroon ko na ganito, ganyan, meron ko pang cheque. Tapos yun, yung mga ganun, huwag tayong magpapalin lang, huwag tayong magpapalin lang hanis kasi maraming mga manlulok mo yun. Sayang yung pera, mas okay na ilagay mo na lang sa bangko mo, mag-ipon ka, magkakaroon ka rin naman ng mga gusto mo eh. Hindi ka uwas, hindi naman dapat na ang pera madaling makuha, di ba? Dapat paghirapan natin, magtrabaho tayo. Kasi kapag magtrabaho tayo, napaka-legit sa atin yung pera. As in, totoo yan. So, ayun, Hans, ano ba yung pwede ko sa inyong i-share? So, ganun ako mag-ipon. So, abangan nyo kasi i-challenge ko yung sarili ko sa 3 months kasi malapit na akong umuwi. Yes, malapit na akong umuwi. Sa 3 buwan na lang pauwi na ako. Kaya i-challenge ko yung sarili ko sa 3 buwan, mag-iipon ako. So, sa 3 buwan lang yun na, mag-iipon ako. I-share ko sa inyo kung ilan ang maiipon sa 3 buwan. So, ito, i-challenge ko yung sarili ko sa challenge niya nga, 3 months ipon challenge. So, ayun, ganun lang yun. Para kahit pa paano may ano kayo, may knowledge kayo kung magkano, kasi ganun-ganun, diba? So, Hanis, hanggang dito na naman tayo at tatapusin ko na naman tong video ko at huwag siyong sarang kalimutan na i-click ang subscribe at i-hit ang notification bell. Sarang kalimutan na i-click ang notification bell para lagi kayong ma-notify kapag ever na meron akong bagong-bagong video. So, ayun Hanis, sana para sa akin may natutunan kayo sa video to. Huwag tayo magkapanin lang, lalo na sa mga networking. So, bye-bye Hanis! Bye-bye!